Hi guys! Welcome again to another video. Ang vlog ko ngayon ay kakaiba dahil ang gawin natin ngayon is tutorial. Kung isa kang OFW dito sa Middle East at nahihirapan ka ngayon magpadala ng pera sa Pilipinas, sa iyong mga minamahal, sa iyong pamilya, so baka makatulong itong video nito para sa inyo. Dati, mahaba pila, malayo ang padalahan. So, ito na yung solusyon natin kung paano tayo magpadala sa Pilipinas ng ating mga remittances gamit ang STC Pay app. I-download ang STC Pay application sa Apple Store or sa Google Play Store. Meron na akong na-download, kaya i-open ko na siya. Sa welcome page, click ang Get Started. Enter your phone number. Then click Continue. Makaka-receive ka ng 4-digit number from STC Pay for verification. Ilagay ang iyong ID number or e-kama and birthday. Pagkatapos, click Continue. Dahil bago ka palang nagagamit ng STC Pay, mag-create ka ng 6-digit passcode. Yung 6-digit passcode mo, yun yung lagi mong gagamitin para pag-open ang application. So, ako, meron na akong nagawa nung una, kaya yun na lang yung tatay ko. Pero para sa mga bago pa lang, mag-create ka niyan, tapos i-retype mo lang ulit hanggang sa mag-confirm siya. Kapag nilagay mo ng iyong passcode, after nun, makaka-receive ka ng message kay STC Pay ng successful registration at access ng iyong device through STC Pay app. Congratulations! Meron ka ng STC Pay Digital Wallet. Nagamit ko na itong app kaya may remaining balance pa ako na 20.46. Pero para sa mga bagong register, zero balance pa lang ang makikita. Click the wallet icon. Kung makikita nyo, meron na ako na ilagay. Para sa mga bago pa lang, i-click yung plus sign sa upper right corner, scroll down, at hanapin ang add credit or debit card. Click to start. I-fill up ang card information, full name ng may-ari ng card, name mo kung iyong card. Ilagay ang card number, 16-digit number sa harap ng card, expiry date, month or year, security code, ito yung nasa likod ng card malapit sa signature, 3-digit number. Pwede mo ding i-click yung question mark para sa image instruction. Para naman sa card label, ikaw na bahala. Pwede mo rin ilagay my card or my card wallet, ganyan. Then, click add now. Read the information and click approve. Kapag successful ang pag-add ng card, makikita mo na dapat siya dito sa wallet section. Isang STC Pay at yung card na in-add mo. And now, back to home page. Sa main page, i-click ang add money.
scroll down. Pangtatlo, i-click ang card deposit. Ilagay ang desired amount. Amount na nais ipadala sa Pinas. In this tutorial, ilalagay ko lang ay 5 star. Then, click continue. Makakakita kayo ng dalawang option. Isang select from wallet at isang other credit card. Sa select from wallet, makikita mo ang card na niregister natin nung una. Sa other credit card, piliin mo lang ito kung wala ka pang nai-register na card. Same procedure lang din sa ginawa natin kanina. So ang gagamitin ko ay select from wallet. Zero fee and zero VAT ang pag-add money from card to STC Pay Wallet. Then, click continue. Mapapapunta ka sa page ng banko mo. Sa akin ay Alinma at makaka-receive ka ng temporary code from your bank. Ilagay mo ito. International transfer. Meron na ako napadalhan noong nakaraang buwan, kaya nakasave na siya dito. May option na doon ng details at send money. So para sa bago pa lang na receiver, click add new receiver. Ilagay ang full name. Relationship, country, region, sa atin, type Philippines. Select your delivery option. Western Union, cash pickup, or transfer to a bank account. In this receiver, pipiliin ko ang Western Union, cash pickup. Sa preferred currency, gusto ko Philippine peso. Click continue. Receiver nationality, yes or no. Siyempre, sa atin, yes. Then, select Philippines o kung ano ang nationality ng padadala mo. Do you know receiver age? Yes or no? For this tutorial, I select no. Then, ko naman ipapadala ang pera. Click add new receiver. Ilagay ang full name, relationship, country, region, of course, Philippines. At sa delivery option, this time, transfer to a bank account. Automatic siya na Philippine peso ang preferred currency. Select your bank name na padadalhan. Hanapin mo ang iyong banko. BDO, BPI, China Bank. Scroll down mo lang hanggang baba. Kapag napili mo na ang banko mo, i-click mo lang ito. Then, enter account number. Click continue. Receiver nationality, yes or no lang. Receiver age,
ibibigay natin. Kaya for security protection mo, makaka-receive ka ng 4-digit verification code para magpatuloy. Type ang code, wait mag-load ang app, new receiver recorded, click done. Makikita mo na nakasave ang iyong bagong receiver. Sa main page, click International Transfer. Hanapin ang receiver o padadalhan. In this tutorial, yung bank account ko sa Pinas. Click Send Money. Makikita mo sa taas ang amount ng STC Pay Wallet mo. Enter the amount to transfer. Example, 20 SAR. Automatically, may conversion na sa baba kung magkano ito in Philippine Peso. Gusto ko, include transfer fee. Purpose of transfer, pili ka lang from family support hanggang baba, savings, kung anong dito ang mapipili mo. Do you have a promotion code? Click yes and type LVERUG. Sa promotion code, type nyo lang LVERUG. Kagandahan sa may promotion code, please magkakaroon ka ng discount or cashback kay STC. Click agree to terms and conditions. Pwede nyo basahin ang mga nakasulat. Click continue. Pwede nyo ma-review kung ano ang exchange rate, transfer fee which is 15 SAR, ang total amount in peso na ma-receive, receiver name, at kapag sure ka na, click confirm. Basahin muna ang declaration message. Nakatunayan na kilala mo ang padadalhan at lahat ay legal ayon sa rules and regulation ng Saudi Arabia. Click I agree. For checking ng transaction ng transfer, click International Transfer. Sa taas sa tabi ng receivers, makikita mo ang transfers. Click mo ito. Makikita mo yung pinadalhan mo as transaction completed. I-click mo yung receipt, makikita mo dun ang complete details kasama ang MTCN. Scroll down para sa transfer options. Click Share Transfer Information, Text. Pwede through messenger or email or sabi sa clipboard para may forward mo yung full details sa iyong padadalhan, lalo na kung cash pickup. Okay guys, I hope na sinundan nyo yung ating step by step kung paano mag-add ng pera sa STC Pay app, kung paano mag-add ng receiver, kung paano mag-i-add yung inyong credit card o yung inyong ATM sa STC Pay para malamihan ng pera, at kung paano mag-international transfer. I hope na nakatulong itong video na to para sa inyo. Kahit nasa bahay lang tayo, mga OFW, hindi tayo makalabas, diba? So malaking tulong to. I would suggest na kung wala pa kayong promo code, gamitin nyo yung code na makikita nyo dito sa screen at yung ginamit natin sa tutorial para magkaroon kayo ng discount at cashback sa STC Pay app. Okay guys, pakilike na lang ng video na to, pakisubscribe na rin sa aking YouTube channel. At i-share nyo rin tong video na to para sa mga kakilala nyo na OFW o kamag-anak na nahirapan pang magpadala para sa mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas. So malaking tulong to. Okay? So thank you guys for watching. Bye!